naitanim ko na rin yung mga kalabasa at pipino. Wala na kasing space doon sa ano, doon sa taas. Kaya dito ko na lang siya nilagay. Ayun, yung isang garden. Yung garden na yan. Sa kapitbahay namin yan. Hindi sa amin yan. Sa amin kapitbahay. Hindi masyadong pasok yung araw. Masyadong makapal yung aming ano. Sako. Luna. Luna. Yung... Pero mahirap nang baguhin kasi na ano na. Na ano na siya ni Papi. Na fix na. Ay, sana lumaki silang ano. Malusog at maraming ani this year. Again. Pooping. Diba? Thank you, Lord. Kita nyo, may mga ano, inaatake na naman ng ano, ng kuhol. Yan yung sign na may pumuntang kuhol kagabi. Oo, ayan o. Nilagyan ko ng ano, ganyan. Para pag umatake yung kuhol, yun yung kakainin nila, hindi yung halaman. Kapag maliliit pa yan, ang dami o. Grabe. Kung hindi ko nilagyan ng ganyan, ubos yan. Ubos talaga yan sa mga kuhol. Pagka maliliit pa yan, lagyan ng ganyan. Kasi pag gabi, hindi naman natin mababantayan. Tulog tayo. Pero pagka malalaki na, okay lang. Wala ng ganyan kasi hindi na nila mangangat-ngat. Kasi masyado, matitigas na yung ano, yung steam. Kumbaga yung katawan niya. Pero pag ganito mga maliliit pa, bantayan talaga. Kasi yung mga kuhol, sa gabi sila umaatake. Pagkatulog na tayo, kakainin nila yan. Ubus yan. Ilang beses na akong naka-experience ng ganyan, kaya alam ko. Yun nga, gaya ng sabi ko, kapag malalaki na, okay na. Kahit huwag nalagyan ng ganyan. Saka ilalagay lang naman siya sa, sa gilid. Sa palibot niyan para... Kasi dyan, ano diba, dadaan yung mga kuhol. Yan. So, ayun lang. Itong pusa na to, pusa ng kapitbahay namin. Kamukha ng pusa namin yung... pusa ni Thomas noon, si Queen. Kamukha niya, babae din to siya. Hindi ko alam kung anong pangalan niya. Ang taba oh, buyag. Hoy, ikaw ha, lagyan siya dito sa amin. Maamo siya, kaingin ng pagkain. Ikaw naman, hindi ka pa pinakain. Aduh, baba naman yan. Kaso hindi ko siya pwedeng pakainin. Pwede ko siyang hawakan, ganyan-ganyanin, laruin. Pero hindi ko siya pwedeng bigyan ng pagkain. Kasi bawal yun. Bawal yun dito mga kapilswis. Pag hindi mo hayop, hindi mo pwedeng pakainin. Kasi nga, pagka ganun, ano, yung hayop sa'yo na lagi pupunta. Katulad yung pusa namin noon, yun nangyari. May pusa din kami, ganito din yung utsura, si Bobby. Namatay siya 2020. Ganito din yung utsura niya. Tapos ano, tagal niya sa amin, bali ano siya, 8 years siya sa amin. Hindi talaga namin siya pusa. Ganito siya pumunta sa amin. Parang gala na ba siya? Kumbaga parang gala na siya, hindi siya parang pinapabayaan ba siya ng may-ari. Pero ano, yung may-ari doon lang sa unahan, sa amin. Ngayon wala na sila dyan, lumipat na ng bahay. Ano, tapos parang hindi ba napapakain. Kamamatay lang ng pusa namin noon, si Queen.
yung buhay pa yung pusa namin. Haba ng kwento ko. Yung buhay pa yung pusa namin noon, si Queen. Lagi na yun siya pumupun sa amin, pumupuslit ng pagkain. Tapos nung nawala na yung pusa namin, eh, pumupunta pa rin siya sa bahay. Tapos yun, pinakain ko na lang hanggang sa bahay na siya tumira. Pero actually, bawal yun siya kasi iba yung may-ari. Bawal yun. Tapos, ayun, hanggang doon na siya sa amin tumira, 2012 hanggang 2020. 8 years siya sa amin. Sabi, mahal na mahal ko yung pusa na yun. Malambing. Tapos, ayun. Kaya bawal pakainin yung mga pusa. Kahit alam ba, maglapit yan sa inyo, bawal pakainin. Kasi, ano, yun nga, baka hindi na uwi sa kanila. Doon na lang sa inyo kasi pinapakain nyo, gano'n.